Muling nanawagan ang Department of Health sa publiko na tumigil sa paninigarilyo at huwag ding gumamit ng vape. Base sa isang pag-aaral, mahigit 15 milyong Pilipinong edad 15 pataas ang naninigarilyo. Isa po sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 naman ang gumagamit ng e-cigarettes. May unang balita si Bam Alegre. 18 lang si Ray Cantong ng matutong manigarilyo. Lampas 50 na siya ngayon. Kahit ilang beses siyang nahuling naninigarilyo sa pampublikong lugar noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic, hindi pa rin niya ito matantanan. Tatlong beses dyan sa tindahan dyan, no? Nung pandemic pa. Ito lang yung pampabuhay namin, eh, pag lalo na pag inaanto kami. Sinubukan naman ng delivery rider na si Alvin Aksala na mag-vape para matigil siya sa UOC. Pero pabalik-balik din siya rito kahit pa alam niyang may masamang epekto sa katawan. Alam ko pong masama talaga yon yung sigarilyo. Kaya lang, yung po kasi nagtatanggal ng pagod ko eh. Kumbaga parang stress, pagka pagod na pagod ka, nakakapag-relax kahit pa paano. Parang nagiging libangan lang din po. Batid ng Department of Health na marami ang tulad ni na Ray at Alvin na nahihirapan tumigil sa pagyoyosi. Kaya inilunsad nila ang proyektong Stop and Gain, kasama ang Lung Center of the Philippines at Action on Smoking and Health Philippines. Isa itong kampanya at kompetisyon para himukin ang mga nagyoyosi na tumigil na at huwag na rin subukan mag-vape. Tumagal ito ng 5 buwan kung saan mahigit 1,100 ang lumahok. Bagamat tapos na ang kompetisyon, hindi raw dito natatapos ang kampanya. Panawagan ng DOH na maging smoke-free na sana ang Pilipinas. Your decision to quit smoking is truly commendable. Ang mga tobacco user na Pilipinong edad 15 pataas, nasa 15.1 million batay sa resulta ng 2021 Global Adult Tobacco Survey, katumbas yan ng 1/5 individual. At ang average ang ginagastos nila, halos 1,274 pesos kada buwan. Ayon pa sa survey, nakita ang pagbaba sa bilang ng mga naninigarilyo mula 2009 hanggang 2021. Nababahala rin ang DOH at mga eksperto sa paggamit ng vape ng mga menor de edad. 14% o isa sa bawat 7 edad 13 hanggang 15 ang gumagamit ng e-cigarettes ayon sa 2019 Global Youth Tobacco Survey. Sa parehong age group, mahigit doble ang bilang ng mga gumagamit ng e-cigarette noong 2019 kumpara noong 2015. Siyempre po ang paggamit ng vape, may nicotine po yan. Naapektuhan po ang brain development ng ating mga anak. Taon ng balita, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.